Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, balik tayo dito sa ating program. As I said earlier, sa ikalawang bahagi po ng ating program. Kanina nabanggit na ni Sir Jeff all about the product. This time, yung health side naman yung pag-uusapan natin. And gusto ko pong i-welcome para naman ho sa ikalawang bahagi natin si Dr. Cecil Katapang. Dr. Cecil, magandang hapon and welcome. Good afternoon po, sir. Sir, ang sarap ng ginatan niyo dito. Oh, actually, yun talaga yung binanggit kanina ni Doktora. Naku, matitikman natin mamaya yung ginataan na yan. Okay, anyway, yung health side nitong Dear Placenta naman yung pag-uusapan natin, Doktora Cecil. So, ang isa sa mga, I'm sure, curious yung ating mga nanunood na maaring first time nilang narinig about this Dear Placenta. Paano ba ang mga benepisyon nito maliban doon sa binanggit kanina ni Sir Jeff? So sir, bang Be My Beauty Dear Placenta po kasi. De, meron siyang placenta, no? Yes. De, narinig ko, nabanggit po kanina ni Sir, growth factors. Yes. Naikwenta po niya siguro yung pag-develop ng baby, di ba? Hindi niya nabanggit. Okay. Kwento ko yun, sir, para maintindihan ng ating audience. Yes, that's growth factors, growth factors, para saan ba yun, di ba, sir? Okay. So, di ba, pagka nag-meet ang egg and sperm, di ba? Pagkatapos ng pagtatalik ng mag-asawa, nagkakaroon ng development ng na-fertilize yung egg. Okay. Tapos yung isang egg, naalala nyo, no, elementary, nagiging dalawang cell. Yes. And then, nagiging four cells hanggang sa maging baby, sir. Mm-hmm. Paano ba naging baby ang iklog at sperm? Paano ba nagkaroon ng mata yung baby? Yes. Paano nagkaroon ng lungs, paano ng heart? Paano nadidevelop? Yes, sir. Diba? Paano nagka-brain? Ang secret po dyan ay stem cells reacting with growth factors. Mm. Ang growth factors, pag sinama growth factors, ang ibig sabihin niyan, nag-i-encourage siya ng growth ng a particular type of organ of the body. Yes. So for example, growth factors for the liver, Hepatic growth factor. Hepatic growth factor, nag-meet ng stem cell, ibig sabihin, mag-grow yung liver. Uh-huh. So, ditong Be My Beauty Dear Placenta is rich in growth factors. Okay. Yung growth factors na yan is responsible for destroying the organs of our body that has been diseased o nasira o nga dahil tumanda na. Diba, sir? Yes. Parang ano, alam nyo ba ang brain, sir, for example? Okay. 20% of the brain, as you grow older, pag tumanda ka na, talaga nag-shrink. Inevitable. Diba? Mm. As a matter of fact, even our muscles. Diba? Yung muscles of our body, pansin nyo, yung mga may edad, maliit ang muscle, diba? Lumiliit pag tumatanda. So, ibig sabihin, pag tumatanda, talaga nagsishrink ang organs. Parang talagang medyo bumibigay. Diba, sir? Yes. So, paano mo marirestore yung function ng organ? Paano mo mapipigilan ang pagshrink ng brain? Placenta. With Be My Beauty, Dear Placenta, which is rich in growth factors. Ayun. Diba? So, yung growth factors na yan, nalaman ng Be My Beauty Dear Placenta, will react or will come in contact with the stem cells of our body. Mm-hmm. And when they do, yun. So, for example, stem cells ng nerves, di ba? Neural growth factors, no? Yung stem cells ng nerves, kumari na stroke, stem cells ng nerves, tapos yung growth factors ng Be My Beauty Dear Placenta, nagtagpo pag ininom mo. And then, magre-regenerate ang brain. Yun. Yung mga stroke, di ba, nagiging paralyzed, yung nerve nasisira, namamatay. O, pag nag-meet yung neural growth factors at saka yung stem cells ng Be My Beauty, magre-regenerate yung nerves ng cells, yung nerve cells, para ma-restore ang function niya. Para hindi ka na parang mabalik at dati, hindi ka na hira o maging malakas ang nerves mo. Pag malakas ang nerves mo, lalakas ang function ng muscle. Ayan, diba? Yun. So, hindi lang naman din growth factors. Ang stem cells kasi nga po, diba, siya yung ano niya eh. Yan ang ano niya eh. Parang healing mechanism ng body. Mm-hmm. So, kunwari, ang stem cells, magbata-bata ka, di ba, nadapa, nagkasugat. Stem cells pupunta sa sugat, para yung sugat maghihilom. Problem, pagtanda mo, habang tumatanda ka, yung stem cells, nagiging tawag natin yung senescent, tsaka quiescent. Mm-hmm. Quiescent, ibig sabihin, so basically, the body calls on the stem cells to heal itself, di ba? Yes. So that's why
kahit wala tayong gamot, gumagaling, gumagaling tayo. Gumagaling tayo. Problem is, when you grow older, yung mga stem cells mo, nagiging quiescent. Nagiging senescent. Ibig sabihin, quiescent, tinatamad. Nagiging tamad na. Di ba meron mga ganun, sir? Magtuwatan na rin. Magtuwatan na. Gusto na mag-retire. Quiescent, ibig sabihin, hindi siya masyadong active. Hindi na siya makapag-perform katulad ng kabataan pa. Hindi na siya ganun ka-active. So, kailangan ma-stimulate mo yun. Ayun. Ayun, ang pasok na naman dyan ang ating growth factors sa Be My Beauty Dear Placenta. Now, on top of that, ang Be My Beauty Dear Placenta, may ibang panglaman. Okay. Diba, sir? Meron siyang resveratrol. Yeah. So, ano ba yung value ng... Ano ba ito? Ano ba itong resveratrol na ito? Okay. Yung resveratrol, alam mo, sir, alam mo, yan na po-produce yan ng ubas. Well, one of the sources of resveratrol is yung ubas, no? Alam mo ba, yung galing yan sa seeds ng ubas, isa sa pinanggagalingan niya, marami pa siyang sources, berries and all. Pero sa seeds ng ubas, para labanan ang fungus sa halaman ng ubas. So, pinaral ng scientist, bakit magpo-produce ng resveratrol itong ano ba yung pinoproduce ng ubas na yan? Bakit nalalabanan niya yung fungal at hindi namamatay yung grapes? So, naral nila. As it turns out, may value pala ang resveratrol sa ating katawan. Very potent antioxidant siya. Ang resveratrol, di ba, tumatanda, tataas BP. Yes, diba? Ang daming nararamdaman ang nagkakaedad na. Kasi ang problema, na. Sir, may growth factors nga, di ba, may stem cells, no? Nakaka-stimulate yung stem cells. Kaso pag may sakit, kailangan gamutin mo, di ba? So yung growth factor, yung resveratrol, di ba, high blood. Sa high blood, di ba, pag nagpa-x-ray, makikita mo, arteriosclerosis. Sabihin, nanigas yung ugat. No? Pag nanigas yung ugat, ibig sabihin, nahirapan yung dugo, dumaloy. Kaya nasa stroke, nag-heart attack, di ba? Tapos mataas ang blood pressure because more pressure is required to push the blood through the blood vessels. Yes, yes. Alam nyo ba, ang resveratrol, pinapataas niya yung tinatawag ng levels ng nitric oxide. Basta that is a compound that softens the walls of the blood vessels. Pag malambot na yung blood, di ba, arteriosclerosis, sclerosis, isipin, naninigas ang ugat natin. Nagkakabara-bara. Yeah. Tsaka tumitigas po yung ugat. So, pag matigas yung ugat, hirap na yung magdalo yung dumalo dugo. Dumalo yung dugo, opo. So, ngayon, itong Be My Beauty Dear Placenta, may resveratrol. Yung resveratrol, matataasin niya yung levels ng nitric oxide. Yung nitric oxide, palalambutin niya yung walls ng blood vessel. Okay. Kaya, hindi hirap dumalo yung dugo dun sa ugat. So, pababa blood pressure. Ayun yung yun. Ano doon. Dahil nga, potent din antioxidant ang resveratrol, mapipigilan niya ang aging. Ayan. Alam nyo, ang diseases, maraming chronic diseases, kagaya ng diabetes, hypertension, katarata, di ba? Kung ano-anong sakit, brain, dementia, di ba? Lahat yan, minsan, dahilan ng pagtanda na hindi napipigilan. Ang cause ng mga pagtanda na yun ng organs natin, actually, oxidation. Sabihin, parang, kumbaga parang ubas o prutas ng mansanas, iwanan mo dyan. Tapos, huwag mong galawin, di ba nangungulunto eventually? Yes, kumukulubot. Opo. So, ang ibig sabihin niya, nagkakaroon ng oxidative process dyan. Okay. So, ang gagawin ngayon ng resveratrol, pag nagyan mo ng resveratrol dyan, o kumari katawan yan, uminom ng resveratrol, mapipigilan ang pagtanda ng katawan. So, mapipigilan ang pagtanda ng organs, tapos mapipigilan ang mga sakit. Ayun. Okay. So, doktora, ibig sabihin na based dun sa paliwanag mo na yun, ito ay beneficial para dun sa mga nagkakaedad na. Hindi lang, sir. Or hindi lang sa mga nagkakaedad na. Hindi lang sa nagkakaedad. Pati mga medyo bata-bata. Ang tawag dito, ang Be My Beauty Dear Placenta, alam nyo, meron din po siyang evening primrose oil. Ang evening primrose oil, alam nyo ba ang menopause? Di ba ang menopause? Alam nyo ba ang menopause, meron tinawag na pre-menopause and this happens about 10 years before you lose your menses. Okay. Or your menses stop, ceases. No? So, kunwari, ang menopause mo, 55. Minus 10, 45. 45. Pre-menopause ka na. So, ang problema dyan, dyan mo naramdaman yung mga hot flashes. Nag-iiba na yung temper mo. magsusungit, no, sir? So, kailangan, bago pa mag-menopause,
pigilan mo na ang menopause mo. Magsimula kang uminom sa premenopause. Okay. At makakatulong dyan ang placentang laman nito na growth factors plus yung evening primrose oil. Mm-hmm. No? So, ang daming benefits pala, doktora, na makukuha natin. Bukod nga dun sa, kumbaga yung aging natin, sabi nga, gracefully, edad tayo na hindi naman na, kasi ngayon eh, di ba, parang ang daming sakit, ang bilis tumanda ng tao. Napansin niya ng mga eksperto, no? Bakit ang bilis tumanda ng mga tao ngayon? However, sir, dahil nga na-discover na nila yung mga maraming pwede mong inumin na supplement para mapigilan ng aging, kahit ka, kunwari, ako, 63, hindi ako masyadong hirap dahil nga na minum mong Be My Beauty Dear Placenta. Sir, di ba ang hirap ng rayuma, ang hirap ng uric acid, ang hirap ng high blood, ang malabong paningin. Ito meron siyang salmon oil. Ang salmon oil, sir, maganda 'yan sa ano, 'di ba? Brain health. Yes. Kasi may DHA, tapos eye health, heart health dahil sa EPA, 'di ba? So mapipigilan ang pagtanda. Kasi di ba yung, sabi ko nga, ang pagtanda ng brain, does that happen overnight? Yes, di porke nag-60 ako, yung biglang nag-shrink ang brain ko ng 20%. It happens very slowly. So, ang gusto mo mangyari, bago pa mangyari yan, mapigilan mo. Tama. Which means, hindi sa matanda. Ayun. Pwede sa bata-bata. Pwede sa bata-bata. 35 and above is the best time to start taking it. Parang ayun. Okay. So, how long? In advice ni Doktora Katapang na I think sa situation mo right now, kailangan mo nitong Dear Placenta. How long will bago maramdaman yung epekto halimbawa, Doktora? Ganti yan, sir. Kunwari may timba ka. Ang timba mo, hindi masyadong puno. Okay. At 1/4 lang. Pag nilagay mo tubig yan, bago mapuno yan, matagal, di ba, sir? Pero pag ang timba mo, almost full or 3/4 full, lagay mo tubig, sandali, tapos na. Diba? So in the same manner, pag ikaw ay may sakit, you might do not hurry or do not expect too much. It will take a while before you will experience changes. But mostly, most patients or those who take it will experience some changes immediately within 2 weeks. Pag severe. Pero po, pagka wala naman masyadong nararamdaman, gagaya ng timbang di ba? Yes. Almost full. Within 2 days, sir, makikita mo ang change. You will sleep better, di ba? Your skin will look better. Tapos, parang hindi ka pagod, hindi ka nauubusan ng energy. Hindi niya napansin sa akin, sir. Actually, kanina ko pa, on the side, tinitingnan ko si doktora. Ang energy level ko, diba, sir? Yes. So, ikaw din yung magpapatotoo, how effective is this Dear Placenta, so, doktora? Hindi ka madaling mapagod. Sir. So, to answer the question, gaano mo maagad makikita gaano, how soon do you can see changes, pagka wala kang gano'ng sakit, health reasons, prevention lang, in 1 to 2 days, you will see some changes, even with one tablet. Pero pag may sakit, you might have to wait a few weeks, like maybe two weeks or so, para makita mo yung changes. Alright. Isa pa rin na doktora sa binanggit natin, alam naman natin, yung mga nagkakaedad na, may mga maintenance na yan, ang dami ng gamot, ito ba ay pupwede halimbawa na isabay nila or papaano kung may mga maintenance na halimbawa, yung isang nanunood sa atin ngayon, papaano kaya? Pwede kaya yan sa akin? Meron akong mga maintenance medicine? Actually, pwede naman po. Kainaman pa, sir. Kunwari, minum ka ng 500 milligrams para sa high blood mo. Pwede mga 250 na lang. Okay. Kasi syempre, di ba, synthetic, damaging to the organs. Mm-hmm. So yes, to answer the question again, yes, you can take it with your other maintenance meds. Ayun. So at least galing na mismo yan kay doktora, kasi baka yun yung iniisip nung iba pa. Okay, so siguro bago tayo magtapos, doktora, baka may mga nais ka pang idagdag about the health benefit nitong Dear Placenta na pinag-uusapan natin kanina pa. So, iba pang ingredients po niya, kagaya ng lecithin, nakakatulong pumayat, nakakatulong din sa, nakakatulong sa pagpapayat yun. Tapos yung lycopene, maganda sa mata, no, nakakatulong din siya. Collagen, para bumata, huwag magsag, mapigilan ng saging.
Yun. So marami po siyang benefits sa ating katawan, but the most important value of this product sa ating katawan is to regenerate, restore, and bring back the health of the organs for the body to function at its optimum. Actually, di ba yun nga yung kwento kanina ni Sir Jeff, siya mismo, kumbaga mahabang panahon din na nagpagamot siya at andami, kumbaga naging limitado yung kanyang movement. Pero dahil nga dito, kumbaga nanumbalik yung kanyang ano, kumbaga yung kanyang lakas, doktora. Okay, so dun sa ating mga kababayan, kanina ho, binanggit na naman ni Sir Jeff yung paraan kung paano ba kayo makakapag-inquire, makakapag-tanong dito ho sa Ikaw Lang Bahagi. Pinag-usapan naman namin ni Doktora Katapang yun hong binipisyo nito. Eto, ganito yung packaging nito, Doktora. Ayan, napaka ganda nung packaging. So kayo ang magde-determine ilan ba yung ilan bang kapsula yung kailangan mong inumin? Kumbaga bago naman uminom ang isang pasyente, guided ng doktor. So kayo yung magsasabi sa kanila. Pero kung prevention lang, sabi mo nga magandang maaga pa simulan na natin. Sabi, you mentioned to be specific yung mga kababaihan diyan at 45, pwede na silang mag-start dito para sabi nga hindi naman biglaan yung pagtanda nila. Okay, so doktora, siguro before we totally wind up, invite once again yung mga viewers po natin na gusto rin hong masubukan at makinabang sa benepisyo po nitong Dear Placenta na pinag-usapan natin. Yun nga, sir. So, para mapigilan ang mga sakit, di ba? Hindi kailangan may sakit para uminom ng Be My Beauty Dear Placenta. Para mapigilan ang sakit, tumawag po sa Be My Beauty Dear Placenta. Mm-hmm. Puntahan ang Facebook page, Be My Beauty Dear Placenta. May Ayan. Sakit, walang sakit, pwede uminom ng Be My Beauty Dear Placenta. Ayun. Okay. So, well said. Doktora, thank you very much. Thank kasi napakalaking bagay na galing mismo sa'yo bilang doktor, yung mga benepisyong maidudulot nito. So, wag nang intayin magkasakit. Pero kung may sakit na at ito talaga yung makakatulong, wag nang ipagpaliban pa. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ho, combination ho ng pangangalaga sa ating kalusugan. Sabi nga ni Sir Jeff, health is wealth. At sana ay nakatulong po ang ating edisyon this afternoon. Hanggang bukas ho, maraming salamat sa lahat ho ng mga nakinig po sa amin. Yung mga partners natin dito, maraming salamat kay Dr. Cecil at kay Sir Jeffrey Nekdaw. Maraming salamat mula ho sa Be My Beauty Marketing Incorporated. Magandang hapon po. Hanggang bukas, mabuhay ang Pilipinas. Sumainyo ang programang Patok. Naway marami kayong nalaman.